Sinagot ni Senator Bongo ang naging paratang ng korupsyon sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes. Hinamon din niya ang senador na magsampan ng kaso sa korte kung sa tingin nito ay may anomalya sa mga ito. Ayon pa sa senador, lumang tugtugin at walang bago sa mga akusasyon na ito ni Trillanes. Matatanda ang kamakailan, isinuwalat ni dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang Facebook account na sangkot di umano si Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo sa 6.6 billion public works contracts sa Davao Region na pasok umano sa kasong plunder. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate Resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfrego Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Panis na isyo itong pinapalabas ni Trillanes. Wala na bang bago? Katunayan, noong September 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Hinding-hindi ako uurong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Ang tanong ay, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? Nag-impluensya ba ako? Wala. Buti pa ang ibang tao nakakahingi ng tulong sa akin. Pero ang pamilya ko, di nakakalapit sa akin yan. Lalo na ang half-brother ko na magkaiba naman ang aming nanay. Naging mambabatas ka naman, Trillanes, at may mga abogado ka rin naman. Paano naging plunder laban sa akin at kay Pangulong Duterte ang isang lehitimong transaksyon ng gobyerno na wala naman kaming kinalaman? Sinabi ko na sa kanya noon na kung mapapatunayan niya ang paratang niya, magre-resign kaagad ako. Nakalipas na po ang halos 3 taon at wala namang napatunayan si Trillanes. Lahat ng mga ito ay nasagot ko na. Puro kasinungalingan ang pinapakain niya sa taong bayan. Puro lies ang pinapakain niya sa taong bayan. Kaysa makatulong, nilalason lang niya ang isipan ng mga Pilipino para sa kanyang pangsariling interes. Ngayon, napapalapit naman ang eleksyon. Nire-recycle na naman niya ang lumang fake news, lumang tugtugin, lumang basurang itinatapon sa akin. Kumita na yung style mo, Trillanes. Kumita na ang style mo na magtatapon ka ng maitim na putik para lang ikaw naman ang magmukhang puti at malinis. Nagtatrabaho ako dito para magserbisyo sa aking kapwa Pilipino. Ikaw, nasaan ka, Mr. Fake News? For the sake of the Filipino public na sadyang gustong linlangin na naman ni Trillanes, allow me to clarify this issue again. Unang-una, walang bago sa akusasyon niya. Rehash issue, fabricated, o bloated na mga numero na ilang taong maling ipinagdudugtong para lumaki ang halaga to make it look as if may plunder o anomalya na nangyari when clearly these transactions went through public bidding and proper procurement procedures in accordance with our laws. Hindi pa ako pinanganak sa mundong ito
andyan na ang negosyo ng pamilya ko. Bagamat hindi ko naman mapigilan ang isang marangal at lehitimong negosyo dahil nakapagbibigay ito ng maayos na trabaho at kabuhayan sa mga tao. Hinding-hindi ako nakikialam dyan, wala akong benepisyo na nakukuha dyan, at mas lalong walang tulong o advantage na nakukuha yan mula sa akin dahil may delikadesa ako na ihiwalay ang aking pamilya sa aking tungkulin sa gobyerno. Nung nagtatrabaho pa ako sa City Hall, sinabihan ko ang aking pamilya na huwag silang lumapit sa City Hall. Dahil pag lumapit sila, aalis ako sa aking trabaho. Ang ibang tao ay nakakalapit sa akin para humingi ng kahit anong tulong. Basta nasa tama, tutulong po ako. Pero ang pamilya ko, hindi yan nakakahingi ng anong pabor mula sa akin. Tanungin niyo po ang mga taga-DPWH. Ni isang beses, wala akong tinawagan para makapag-impluensya at magbigay ng pabor sa isang proyekto ng aking kapamilya o kahit nino man. Wala po akong pakialam sa negosyo nila, kahit piso ay hindi ako nakinabang dyan. Yung sinasabi nilang joint venture, ito'y isang paraan ng pag-implementa ng pribado at pampublikong proyekto na matagal na at naayon sa batas. Dumadaan sa public bidding at pagsusuri ang mga ito upang masiguro na compliant at legal ang mga nais pumasok sa kontrata sa gobyerno. Ni piso o ni isang tawag, kailanman ay hindi ako nakikialam, nakikinabang o nang iimpluwensya sa ganyan, lalo na pagdating sa procurement. Style ni Trillanes na bulok, ibubloated niya, dadagdagan niya para kunwaring lumaki yung numero, eh wala naman po akong kinalaman dyan. Kahit ilang taon na pong lumipas yan, wala naman po akong kinalaman dyan. At wala po akong pakinabang dyan. Ni piso po, wala po akong pakialam dyan. Ang importante po, nagsiservisyo po ako sa aking kapwa Pilipino. Interes ng aking kapwa Pilipino ang aking inuuna. Hindi katulad ni Trillanes, interes niya para pumuti siya, gagawin niya kaming itim. Style na bulok, maduming politika. Trillanes, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Kung tingin mo may korupsyon na nangyari, kasuhan mo na para mapanagot. May proseso at hukuman na makapagpapatunay ng mga yan, huwag mo na daanin sa estilo mong bulok. Dahil sa mga paninirang imbento ni Trillanes, naging senador ako. Papunta na tayo sa eleksyon at sa mga paninira niyang ito ngayon, ano naman kaya ang susunod na mangyayari? Mahuhubaran na naman ang katauhan ni Trillanes at lalabas ang katotohanan na wala siyang ibang kontribusyon sa mundong ito kung hindi puro kasinungalingan at kalokohan lamang. Sinabi ko naman, di ako interesadong tumakbo. Senador pa ako hanggang 2025. Aantayin sana kita sa Senado para magtutuos tayo kahit anong gusto mo. Ang tanong, kung mananalo ka pa, pero dinadamay mo na naman ako dahil palapit na ang eleksyon, tulad ng ginawa mo noong 2018, puro imbento at paninira, kita mo, naging senador ako. Ngayon, baka lang, pagswertihin uli ako. Kung saan ka tatakbo, susundan kita. Ngayon, ako naman ang may tanong kay Trillanes. Si Trillanes, na Mr. Fake News at walang delikadesa,
pinagbawalan mo ba noon ang iyong nanay at tatay habang sundalo ka noong pumasok sila bilang supplier sa Navy? Nasaan ang delikadesa mo doon? Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag niyo po kalimutang mag-like, mag-komento at mag-subscribe.